Hello, class. Good day. Welcome back. So, matagal-tagal tayo hindi nakapagkita. So, last time we discussed about deontology. So, ngayon, we will discuss another well-known school of thought in ethics na tinatawag na virtue ethics. Okay? So, para makita natin yung dahilan kung bakit naging dominante itong virtue ethics ngayon sa larangan ng ethics, study of morality, is we need to see how it differentiates itself from other traditions, no? So yung muna nating dalawang na discuss is deontology and utilitarianism, no? So, ito ay kina-classify as ethics of duty. Okay? So, bakit ethics of duty? Kasi itong dalawang tradition na to, they focus on following certain moral principles. You have a duty to follow certain moral principles. So, alimbawa, sa utilitarianism, makita nyo dyan sa screen, the main principle is the greatest happiness principle. Diba? Yung yung doing the best, doing something that will produce the best happiness for the greatest number of people, no? And then in the case of deontology, there is the so-called categorical imperative na na-discuss na natin, na merong tatlong formula, di ba? Yung formula of universality, universalizability, formula of humanity, and formula of autonomy. Okay? In contrast, sa deontology and utilitarianism, there is the so-called virtue ethics, which is based on character traits. No? So, nakabase siya sa karakter ng tao. Hindi siya nakabase sa moral principle. Okay? So, as a short history, no, kasi during most of modern history, kinalimutan ang virtue ethics. Hindi yan pinapansin. No? Nagsimula yan ng panahon ni Aristotle, kinalimutan ng modern history, tapos nag-re-emerge ulit ngayon. So, bakit siya nag-re-emerge? Because of the publication of G.E.E. Anscombe best article entitled Modern Moral Philosophy. No? So, doon, kine-question niya yung approach na meron yung utilitarianism and deontology. Sinasabi niya, mayroong edge yung virtue ethics na makikita rin natin later on. Okay, so ano yung mga malalaking kaibahan ng ethics of duty with virtue ethics, no? So, ethics of duty, yung kanilang mga terms na ginagamit, yung mga moral judgments nila is right, wrong, diba? Good or bad. Okay, so ang tinatanong nila is an action right, is an action wrong, no? Yun yung kanilang basihan. So, it's an evaluation. Diba? Kasi pag sinabi mong wrong, it's an evaluation na hindi mo dapat gawin. Same thing with right. No? Pero sa virtue ethics kasi, hindi lang siya evaluative, kundi descriptive din siya. Diba? Kasi, ang judgment sa virtue ethics, ay halimbawa, this is courageous. Sa ethics of duty, this is right. This is wrong. Evaluative lang, pero walang description kasi hindi mo alam kung ano yung, hindi mo na-imagine kung ano yung tinutukoy niya sa right. Hindi mo rin na-imagine kung ano yung tinutukoy niya sa wrong. Whereas sa virtue ethics, when you say, this is courageous. Diba? Your act is courageous. Ngayon, yung courage, evaluative. Bakit? Kasi ang judgment natin sa mga courageous act is that it's good. Diba? It's admirable. Pero more than that, it's also descriptive. Kasi when we think of a courageous act, meron tayong nai-imagine na description. Pag sinabi mong courageous yung isang bagay, yung isang gawa. Diba? So, yung virtue ethics, mas lamang siya ngayon sa ethics of duty kasi it's not only evaluative, it's also descriptive. Okay? Kalawang kaibahan. Sa ethics of duty, they rely on metaphysical entities, such as God or moral principles, no?
So yun nga, yung mga moral principles, categorical imperative, treatise happiness principle. So bakit yun questionable? Bakit yun controversial? Kasi papasok doon yung objection to moral objectivism, di ba? Na how can you prove that these moral principles objectively exist? Di ba? Paano? So yun ay isa sa mga objection na kailangang lampasan ng mga schools sa ethics that rely on moral principles. Okay? So kailangan nilang ma-justify yung existence ng moral principles at yung objectivity ng moral principles na ito, di ba? So yung utilitarian, kailangan niyang i-justify yung objectivity ng greatest happiness principle. Yung Kantian naman, kailangan niyang i-justify yung objectivity ng categorical imperative. Di ba? Why should the categorical imperative apply to me? Okay? Ngayon, sa virtue ethics, it does not rely on any metaphysical entities. Okay? It does not rely on God. It does not rely on moral principles. Diba? So, hindi mo kailangan tanungin kung objective ba o subjective, kundi it simply relies on character traits. Diba? So, pwede natin tagalogin niya na pag-uugali. Diba? Yung character ng isang tao. Ngayon, hindi controversial yun kasi we believe that characters exist. Diba? When you say yung character na isang tao na to ay mapagbigay, walang duda yun. Hindi natin tatanungin, nag-i-exist ba yung generosity as an entity? Hindi natin tinatanong kasi we know that the character of generosity exists. Diba? Nakikita natin, na-observe natin yung expression ng generosity. Okay? So yun yung isang advantage niya. Again, ang virtue ethics does not rely on metaphysical entities. It rely on the existence of character traits that we all believe. Okay. Katlo, when it comes to the ethics of duty, yung experience of moral ought is external. Di ba? Yung normative force niya nanggagaling sa labas. Bakit? Kasi ang assumption dito ng utilitarian or ng deontologist, this certain principle, like the greatest happiness principle, kapag na-recognize mo yung truth niya, mayroon siyang force na ini-impose sa iyo na kailangan mo sundin. Okay? Ganun din sa categorical imperative. Di ba? Yung sabi ni Kant, na kapag binayolate mo yung categorical imperative, kinukonsider mo yung sarili mo na irrational. Di ba? You are doing something that is irrational. So, ibig sabihin yung force na pinanggagalingan ng moral ought na yun, di ba? Is external. Nanggagaling siya doon sa force ng moral command. Okay? Whereas sa virtue ethics, yung pinanggagalingan ng moral ought is internal. Di ba? Nanggagaling siya sa karakter ng tao. So, syempre, halimbawa, yung karakter ng isang taong maawain, di ba? Forgiving. Okay? Kapag may nangyari, kunyari, may nangyaring transgression sa kanya, may nagawang transgression yung isa niyang katrabaho o yung isa niyang kaibigan, dahil forgiving yung kanyang karakter, may force na pinanggagalingan yun. Pero yung force na hindi nanggagaling sa moral command, nanggagaling yun sa karakter niya bilang isang maaway na tao. Di ba? Kumbaga, pag tinanong mo yung isang maaway na tao, sabi niya, bakit mo siya pinatawad? Di ba? Kasi ganun ako eh, ganun akong tao. So yung force internal, not external. Okay? So, bakit advantage yun? Eh kasi nga, hindi mo kailangan kumbinsihin yung isang taong maging maawain. Kung maawain siya, di ba? Kung tinuturing niya sarili niyang maawain. Hindi mo kailangan kumbinsihin yung isang mapagbigay na tao na magbigay siya. Kasi yun ang karakter niya. Di ba? So yun ang virtue ethics. Kaapat at kahuli, yung ethics of duty focus on actions that have a moral dimension. So yung gusto nilang pagtuunan eh, gawin mo yung mga bagay na kung saan sinusundan mo yung naaayon sa moral principle ng utilitarianism or ng deontology. Diba? So doon lang sila nagpo-focus. Ang gusto lang nilang makita sa'yo, yung pamumuhay mo ba, sinusunod mo ba yung moral principle na ito? Diba? Pag ginawa mo ba yan,
Nasusunod mo ba yung moral principle na ito? Otherwise, kung walang say yung moral principle na yun sa ginagawa mo, wala silang pakialam sa'yo. As long as you follow either the categorical imperative or utilitarian. Diba? So, ang focus lang nila is on actions that have a moral dimension. Diba? Yung ibang aspeto, yung mga non-moral aspects of your life, wala na silang paki doon. Okay? Pero sa virtue ethics, mas malawak ang pagtingin niya sa tao kasi ang tinitingnan niya dito yung kabuuan ng buhay mo. Hindi niya lang tinitingnan yung mga gawa mo na pwedeng maging mabuti, masama. Gusto niya tingnan dito yung kabuuan ng buhay mo bilang tao. Kaya nga, sa ethics of duty, ang tanong, sinasabi niya ang tanong, is this the right thing to do? Diba? Or is this a wrong thing to do? Sa virtue ethics, ang tanong, what is the best way to live? O, diba? Malawak. Okay. So, proceed tayo sa one of the the heart of virtue ethics based on Aristotle, which is eudaimonia. Okay? So, ang kauna-una kasing philosopher na nag-introduce niyan sa kasaysayan ng philosophy ay si Aristotle, no? Sa kanyang Nicomachean Ethics. Okay? So, yung eudaimonia, yan yung puso ng virtue ethics. Okay, makikita natin mamaya ano ba yan at bakit gusto nating ma-atim yung eudaimonia. Pero simulan muna natin sa pinagsimulan ng argumento ni Aristotle. No? Kasi sabi niya, lahat ng action, lahat ng gawa ng tao, nung kung ano mang nila lang, it aims towards some good. Okay? So, lahat ng ginagawa, may pinupuntahang good yan. Okay? So, halimbawa, yung halaman, kapag sumisip-sip siya ng tubig, yung good na ina-aim niya dun is survival. Diba? Ayun. So, yung pintor na nagpipinta, yung aim niya dun is beauty. Diba? To create beauty. So, yung good dito is defined as anything perceived to be of positive value. Okay? So, perceived to be. Ibig sabihin, pwedeng ultimately it's not really a positive value pero perceived siya to be of positive value. Okay? So, dinifferentiate ni Aristotle yung dalawang good. Instrumental goods and intrinsic goods. So, ano yung ibig sabihin nun? Pag sinabi raw intrinsic goods, these are goods that you pursue for the sake of something else. Okay? While intrinsic goods, ito yung mga goods na pinupursue mo because you find them valuable in themselves. Okay, so halimbawa, nakikita nyo dyan sa picture is may nakikita kayong mga gulay. Di ba? So, bakit yan ang nilagay ko dyan? Kasi may mga tao na gusto nilang maging healthy. Pero may mga tao rin na ayaw nila yung gulay. Okay? So, may mga tao na kakain sila ng gulay, kahit ayaw nila ng gulay, ayaw nila ng lasa ng gulay, kakain sila ng gulay kasi they want to be healthy. So, ibig sabihin nun? So, yung pagkain doon ng gulay is an instrumental good. You are pursuing it for the sake of something else, which is in this case, health. Di ba? So, yung intrinsic good doon is health. Kasi you value your health, you value your health for your health's sake. Di ba? Because you find health to be an intrinsically good thing. Okay? Ngayon, may mga bagay din na instrumental at the same time intrinsic. So, halimbawa, yung taong kumakain ng gulay pero mahilig din talaga siya sa gulay, gusto niya rin maging healthy. So, yung pagkain doon ng gulay is instrumentally good kasi he or she wants to be healthy and at the same time intrinsic good kasi he or she finds vegetables to be desirable. Okay. For their own sake. Okay. So, may instrumental good, may intrinsic good. Sabi na Aristotle, merong pang chief good. Okay? Merong sa leveling ng mga goods, meron siyang tinatawag na chief good. Na sabi niya, dinescribe niya as, everything else we want is for the sake of this chief good. At yung chief good na yun, ay yung eudaimonia. Okay? Sometimes translated as happiness. Ngayon, baka may magtanong, ibig sabihin ba nun, sir, lahat ng bagay instrumental good lang? Ang intrinsic good lang ay eudaimonia? Hindi. Kundi, yung mga intrinsic goods na yon
ay component yon ng eudaimonia. Okay? Ibig sabihin, nakapaloob yung mga intrinsic goods na pinupurso mo, nakapaloob siya sa pagkaka-achieve mo ng eudaimonia. Okay? So, bakit siya tinatranslate na happiness? Kasi nga, ang madalas na pagkakaintindi sa eudaimonia is fulfillment or happiness. Pero, may mga ibang nagsasabi na problematic yung translation na happiness, no? Titingnan natin bakit. Kasi according to Aristotle, may tatlong katangian ang eudaimonia. Una-una, it is stable. Ibig sabihin, hindi siya nagbabago. So if you achieve it, hindi siya nagfa-fluctuate, parang kuryente sa Puerto Princesa, di ba? Unlike the shallow understanding of happiness, di ba? Kasi mayroon tayong pagkakaintindi sa happiness na bababaw lang, ibig sabihin panandalian lang, di ba? Masaya ka ngayon kasi binisita ka ng mahal mo, or masaya ka dahil nakapasa ka sa ganitong subject, or dahil napanood mo yung paborito mong palabas na isang taon mo nang inantay. Pero after nun, babalik ka na naman sa original state mo of not being happy. So yun yung ibig sabihin ng shallow understanding of happiness, mababaw lang yun. Pero ang eudaimonia, stable siya. Okay? Ikalawa, eudaimonia is objective. Okay? Ibig sabihin nun, hindi siya nakadepende sa perception ng tao. No? So dito na-address yung bagay na nakikitang problematic ni Kant sa happiness. Di ba? Naalala niyo sa discussion natin ng hypothetical imperative, sinabi niya doon na ang isang problema sa assertoric imperative is happiness is an indeterminate end. Di ba? Sabi niya doon, kasi yung kasiyahan, iba't iba ang tingin ng tao sa kasiyahan. Di ba? Sa akin, iba yung magpapasaya. Sa inyo, iba yung magpapasaya. So, paano ka magkakaroon ng guide to life via as a human being kung iba-iba yung perception natin ng kasiyahan? Pero yung eudaimonia, objective. Ibig sabihin, what is really eudaimonistic for me applies to you, to your friend, and to every human being. Objective, eh. Diba? And pangatlo, it is universal. Ibig sabihin, pangkalahatan. Walang exempted sa eudaimonia as long as you are a human being. Okay? Okay. So, para mas maging malawak ang pagkakaintindi natin ng eudaimonia, tignan natin yung konsepto ng fulfillment, no? May dalawang uri ng fulfillment. Individual fulfillment and human fulfillment. Okay. So, ano yung individual fulfillment? Ito yung fulfillment na nakadepende sa personal interest, sa goal o desire ng isang individual. So, nagbabago ito from person to person. Okay? So, kaya nilagay ko dyan na picture ay picture na nag-chichess, no? Kasi may mga taong may mga tao na yung individual fulfillment nila ay na-discover nila sa pag-chichess. So, ito yung mga tao na nag-i-enjoy sila na mag-chess, nag-i-enjoy sila mag-compete sa mga chess competitions, sumali sa mga chess clubs, makilala yung mga chess fanatics din, di ba? May mga ganong tao, pero hindi lahat ng tao ganun. Di ba? May mga tao mahilig sa chess, mayroong mga tao hindi mahilig sa chess. So, individual fulfillment, nakadepende siya sa person to person. Di ba? May mga tao mahilig sa ML, nag-enjoy sila doon. Part yun ng kanilang individual fulfillment. Kapag uuwi sila, nag-ML sila, pero mayroon ding hindi. Di ba? So, iba-iba. So, yung individual fulfillment, yung mga nagdi-determine yan, pasok na dyan yung genetics, di ba? Pasok na dyan yung upbringing, pasok na dyan yung social environment, etc., etc. Okay? Ngayon, pag sinabi mo naman human fulfillment, mas malawak yun. Ang individual fulfillment, nakapaloob siya sa human fulfillment. Pero yung puso ng human fulfillment, mas malawak. No? Kasi ito is yung fulfillment that applies to human beings kawa their distinct human nature. So ang bagay na makakapag pa-achieve sa iyo ng human fulfillment, it has something to do with your human nature. Okay? Kaya nga siya universal.
So, eudaimonia is a good life that involves both human fulfillment and individual fulfillment. Ano yung magpapasaya sa iyo bilang individual na ikaw at yung fulfillment mo bilang isang tao. Okay. So, tingnan natin ngayon yung human fulfillment kasi dito papasok yung eudaimonia, no? Kasi eudaimonia involves both individual and human fulfillment. Kasi individual, hindi natin papag-usapan yan kasi yung magpapasaya sa akin, iba yung magpapasaya sa iyo, di ba? So, tingnan natin yung human fulfillment. Okay, dito napapasok yung konsepto ni Aristotle ng virtue. Okay, ano yung definition dyan ng virtue? Virtues are character traits exercised through reason that help human beings to live their lives well. While vices are character traits that prevent human beings from living their lives well. Okay? So, kasi ganito yun. Diba ang wait. Okay. So, bago natin puntahan yan, no? Hindi ko pala nalagay dito sa slide, pero didiscuss ko na lang rin yung kanyang function argument, no? Mabilis lang to. Actually, nadaanan natin ng konti. Pero sinasabi ng function argument ni Aristotle, what will make human beings fulfilled depend on their unique characteristic as human beings, no? So, ano ang halimbawa, yung knife daw, di ba? What is the purpose of the knife? To cut things, di ba? So, paano mo masasabi that a knife is good? Siyempre, kapag nahihiwa niya ng mabuti yung mga bagay-bagay. Siyempre, pag yung isang kutsilyo ay hindi niya nahihiwa, ibig sabihin, it's not a good knife, it's a bad knife. Di ba? So, ano ba ang ballpen? Ano bang purpose ng ballpen? Magsulat, di ba? Gamitin pang perma. Paano masasabing good ang isang ballpen pag na-achieve niya yung purpose niya na yon na may pangsulat? So, pag yung ballpen mo putol-putol yung kanyang tinta, hindi niya na-achieve fully yung kanyang purpose as a ballpen. So, it's a bad ballpen. Di ba? So, kung ganun, titignan natin ngayon, what is the purpose of a human being? So, sabi ni Kant, ang purpose ng human being is rooted in their capacity for rationality, no? Sa pag-iisip. Bakit rationality? Kasi sabi ni Aristotle, rationality is what differentiates us from other beings, di ba? Ito yung nagdi-differentiate sa atin sa mga hayop, pati sa mga halaman. Okay? That is what makes us unique. So, okay. So, yun yung kanyang function argument ni Aristotle, no? So, ang aim, ang eudaimonia is achieved by the fullest expression of one's rationality. So, paano natin ma-achieve yun? Okay? Yun. Through virtue, through the practice of virtue and avoidance of vice. Okay? Ayan, nakalagay dyan yung definition ng rationality. Our capacity for practical reasoning, both in thinking intelligently about what to do, and in acting with emotions that can be intelligently trained. Okay. So, yun ibig sabihin ng rationality. Okay. So, paano natin ma-exercise yan? Yung virtuous activity is just an exercise of rationality geared towards living well as a human being. Okay. So, sa pagpapractice mo ng virtue, ginagamit mo yung isip mo, yung katwiran mo, with the goal of living well as a human being. Kaya nga yung eudaimonia is achieved through the practice of virtues. Okay. Ayun yun. So, syempre, tatanungin natin yun. How do we identify the virtues? Okay. So, nag-propose yan si Aristotle ng rule of thumb. Tinatawag niyang doctrine of the mean. Okay. Sinasabi lang ng doctrine of the mean, ang virtue ay napapamagitan ng dalawang extreme. Okay? Ano man yung state mo, okay? Ano yung psychological state mo, meron yang dalawang extreme sa magkabilaan. The vice of excess and the vice of deficiency. Okay? So, halimbawa, courage.
Okay, tapang ng loob. Ano yung state doon? Ano yung state na meron yun? Yung experience of fear and confidence. Diba? Yung virtue of courage, nakakonect siya sa state of being in fear and being confident. So, yung vice doon, yung vice of deficiency is cowardice, sabi ni Aristotle. So, ano yung kulang doon? Nagkulang siya ng confidence. So, a coward person lacks enough confidence to face his fears. Diba? Yun yung vice of deficiency. Sa kabilang banda, meron namang vice of rashness. Ibig sabihin naman nito, nasobrahan naman siya sa confidence. Pero hindi niya na natansya yung realidad. So, halimbawa, courageous ka, nalulunod yung kaibigan mo. Diba? Tumalon ka, tinry mo siyang sagipin, eh hindi ka naman palang marunong lumangoy. Diba? So, rash yun. Hindi siya courageous, siya ay rash. Kasi hindi mo natansya, naging overconfident ka eh. Hindi mo natansya na yung realidad hindi pala tumutugma dun sa kakayanan mo. So, vice din yun. Okay? So, ngayon, ang tanong, what makes courage a virtue? Kasi may dalawang vice, di ba? Pero ang magiging tanong, bakit natin kinoconsider na virtue ang courage? What makes it a virtue? So, siyempre, titignan natin doon, ano ba ang purpose ng virtue? Di ba? Hindi. Susunod na slide na yan. Daanan muna natin ito yung mga notes on the doctrine of the mean. Okay? Pero ngayon, isaisip nyo muna, what makes something a virtue or a vice? Okay? So kung kunyari, kinoconsider natin yung generosity as a virtue, bakit kaya natin siya kinoconsider na virtue? Okay? So, paikot-ikutin nyo muna sa isip nyo, mamaya i-discuss din natin ng konti. So, ito yung mga notes on the doctrine of the mean. First, walang universal way to assess what counts as excessive, deficient, or the right one, since it has to be judged according to the individual involved. So, ibig sabihin, walang saktong moderation na mag-a-apply sa lahat ng tao. Okay? So, halimbawa, kunyari, when it comes to eating, di ba? Pag sinabi mong gluttony, ibig sabihin, sobra-sobrang kumain, di ba? Pero yung what is glutinous for one person may not be glutinous for another. So halimbawa, yung isang bata, okay? Yung bata, pag kumain siya ng isang malaking plato, yung lalagyan niya isang malaking plato, puno ng kanin, di ba? Hindi niya maubos, takaw tikim, glutinous yun, di ba? Pero yung same amount ng pagkain na yun, is just maybe just enough for a sumo wrestler because of his particular goals and physical makeup, di ba? So yung glutinous para sa isang bata, hindi siya glutinous para sa isang wrestler, di ba? So ganun din sa generosity, di ba? Maaring halimbawa 100 pesos nagbigay sa isang maralita, okay? It may be generous kung ang nagbigay ay isang taong walang trabaho. Pero awang-awa siya dito sa nakita niyang maralita kaya binigyan niya ng 100 pesos, generous 'yun. 'Di ba? Pangkain niya pa sana pero binigay niya. Pero kung magbibigay noon halimbawa si Bill Gates or si Elon Musk na ngayon ay pinakamayamang tao na sa buong mundo, 'yun ay vice of deficiency, 'di ba? Kasi ang 100 pesos wala 'yun sa kanyang kayamanan, 'di ba? Baka imbis na matuwa yung mga tao noon, maiinis pa sa kanya, 'di ba? Bakit kasi yan lang ang binigay mo? Ibig sabihin may vice of deficiency sa kanya. So ibig sabihin noon, nakadepende yung virtue sa kalagayan ng isang tao. Walang universal na measurement na mag-a-apply sa lahat. Okay? And finally, there is no mean when it comes to morally wrong actions, 'di ba? Kasi yung ibang perceptions nila sa doctrine of the mean, moderation, 'di ba? Pero hindi ibig sabihin nun na yung isang magnanakaw, sabihin niya lang, moderate lang ako magnakaw. Hindi ko susobrahan, hindi rin ko rin kukuntian. Tama lang, sapat lang. Mali naman yun, di ba? Kasi sabi ni Aristotle, when it comes to morally wrong actions, hindi mo pwedeng i-apply yung doctrine of the mean. Nag-a-apply lang yun sa mga bagay na inherently good. Okay? Or virtuous. Okay. So, balikan natin yung
Tanong kanina, what makes something a virtue? What makes courage a virtue? Halimbawa, or kindness, or generosity. So, titignan natin ngayon yung nature ng tao. Okay, ano ba ang nature ng tao? Paano ba mabuhay ang tao? Di ba? A good human life is social. Hindi mo masasabing isang tao na buhay na mabuti, na buhay na fulfilled, kung hindi niya na-exercise yung kanyang pagiging social being. Ibig sabihin, kailangan natin yung isa't isa. Okay? Kailangan natin ng community. We live in communities, di ba? We will not be able to survive if we don't live in communities. May mga hayop na mas matatapang sa atin, mas mababangis sa atin, na kaya tayong patayin ng mag-isa, pero we were able to survive because of our communities. Yung ating mga ninuno, nabuhay sila as a community. Ibig sabihin, hindi ka magiging fulfilled na tao kung hindi ka nabubuhay sa piling ng iba at sa tulong ng iba. So, a good human life is always social. Diba? Parang halimbawa, thought experiment. Na halimbawa, yung buhay ni sino nga itong bida? Yung sa Cast Away, diba? Yung kay Tom Hanks, na napunta siya ng isang isla, mag-isa lang siya. Halimbawa, sabihin natin na baguhin natin ng konti yung setup. Kunyari, mayaman siyang tao, pumunta siya sa isang isla, may internet, may pagkain, lahat nandoon. Pero mag-isa lang siya nabubuhay doon sa isla na yon. Masasabi ba natin na fulfilled siya? Namatay siya, 80 years old. Masasabi ba natin na fulfilled siya as a human being? Diba? Most likely hindi. Diba? Kasi papasok yung konsepto doon na hindi kailangan may ibang tao. May kaibigan ka, may mga pamilya ka. Kailangan yon para maging maayos at maging fulfilled yung buhay bilang tao. Okay? So given that, makikita natin doon kung bakit virtue ang courage, di ba? Kasi an act of courage always benefits others. Di ba? Kung yung sarili mo man ang nag-benefit, yung taong naka-witness sa courageous act mo, nag-benefit pa rin sila kasi na-inspire mo sila, di ba? So kaya titingnan natin, di ba, yung mga courageous act, yung mga halimbawa, yung tao na hinila niya yung bata na hulog sa release ng tren, di ba? Nakwento ko na ito. Niya kilala, nahulog yung bata, dali-dali niyang tinakbo, di ba? Tumalon siya doon sa release ng tren, tapos hinila niya yung bata. Courageous yun. Bakit? Kasi pwede siyang mamatay doon. Pwede niyang ikinamatay sana yun, di ba? Pero courageous yung ginawa niya. At nakita natin na virtuous yun because someone benefits. Hindi lang nag-benefit doon yung bata, yung magulang niya nag-benefit din. Di ba? Yung publiko nag-benefit din kasi nung nabalitaan nila yung nangyari, di ba? Na-inspire sila na wow. Di ba? Napakabuti naman ang tao na 'to. So makikita natin doon that courage is a virtue because an act of courage always or often benefits other people. Di ba? So ganun din siyempre generosity, di ba? Pag mapagbigay yung tao, it always ang receiver lagi ibang tao, di ba? Walang generous sa sarili niya. Diba? Generosity always involves other people. So, ganun din yun. Kaya sa virtue kasi, nakakatulong sa ibang tao. Okay? So, ibig sabihin, nakaugat yung nature ng virtue, nakaugat siya doon sa idea that a good human life is always social. It always involves other people. Okay. So, ang problema, sabi kanina, yung doctrine of the mean, ano lang yon, rule of thumb. Actually, meron yung table, makikita nyo sa internet, pag sinerch nyo sa Google yung doctrine of the mean, may table yung ginawa si Aristotle, pero di ko na nilagay dito. Hindi ko na nilagay. Hindi natin kailangan isa-isahin kasi kay Aristotle naman, rule of thumb lang yun eh. Rule of thumb. Ang pinakaugat talaga ng pagiging virtuous is yung tinatawag niyang phronesis. Okay? So, phronesis ay tinatranslate often as practical wisdom. Okay? Practical wisdom. So, ibig sabihin na, kasi may mga bagay sa buhay ng isang tao na kailangan niya mag-isip kung ano ang tamang gawin. Di ba? So, halimbawa, yung gagawin ko bang ito, courageous ba to o rash? Hindi kaya overconfident lang ako? Di ba? Or, yung pag-i-express ko ng galit na ito, ito ba ay act of courage or is it an act of
pride, di ba? Or yung hindi ko pag-express ng galit. Halimbawa, may kaaway ako. Nang makita ko siya, pinigilan kong magalit. Yun ba ay act of temperance or act of cowardice? Di ba? So, sabi ni Aristotle, ang makakasagot nito ay yung isang phronimos na tao. So, walang ano to, walang moral principle na binabasihan, kundi ito, yung phronimos, nakabase siya sa kanyang sariling judgment learned by experience in discerning the morally relevant features of certain situation. So, yung isang phronimos, yung isang virtuous na tao, hindi mo siya madadala sa moral principle. Kasi yung mga bagay na pinanggagalingan niya sa kanyang pagiging mabuti ay nakabase sa kanyang mga karanasan at sa pagpapalaki sa kanya. Di ba? So, dito natin makikita yung kaibahan niya sa ethics of duty. Di ba? Kasi utilitarianism, may basis sila. Greatest happiness principle. Ang deontology, meron silang categorical imperative. Ang Aristotle, ang virtue ethics, may phronimos. Di ba? At yung phronimos, hindi mo siya mai-detalye by set of moral principles. Hindi. Kundi kailangan mong maging phronimos. Kailangan mong ma-develop sa sarili mo yung pagiging virtuous para ma-exercise mo yung judgment na meron yung isang virtuous na tao. Okay? So, syempre, ang kagandahan nito, it presupposes the ambiguity of moral life. Di ba? Kasi yung nakaraan, kung makikita nyo, masyadong parang pinapadali ng utilitarianism, halimbawa, yung pagiging, yung moral life na isang tao. Di ba? Halimbawa, yung sa trolley problem. Di ba? Ang sasabi ng trolley problem, yung anong pipiliin mo, mabuhay yung lima o mabuhay yung isa? Di ba? So, sasagot nyo, eh, syempre, pipiliin ko mabuhay yung lima. Di ba? So, parang andali. Di ba? Pinapadali niya yung sitwasyon. Itong mga thought experiments na to. Ganon din sa deontology. Di ba? Sasabihin na yun, if it is always wrong to lie, kapag may nakaharap na murderer at tinahanap niya yung gusto niyang patayin, you have to tell the truth. Di ba? So, yung mga sitwasyon na to, parang pinapakita, andali lang ng moral life. Basta you have to follow the moral principle. Pero sa virtue ethics, hindi. Because it recognizes na yung buhay natin bilang tao, yung morality magulo. Okay? Malabo. Maraming mga factors na kailangan mong i-consider. Diba? Marami kang titignan. Ito, pinapadali nila. Yung trolley problem, pinapadali nila. Eh, diba? Pero sa real life, halimbawa yung trolley problem, sa real life, hindi lang yun. Tatanungin dun. Siyempre, papasok yung mga tanong doon na, paano kung yung isa sa lima ay kamag-anak mo? Diba? Paano kung sa lima, tatlo ay kaibigan mo, pero yung isa doon, yung isa sa kabila, ay kamag-anak mo? Malapit mong kamag-anak. Diba? So, pinapagulo niya yan. Siyempre, sa totoong buhay, tatanungin mo pa doon, bakit nandun sila? Bakit sila nakatali? Diba? Sino ba yung employer nila? Diba? At bakit ka nandun? Ano ba yung, ano maaaring pwede mong maging legal liability? Diba? So, pag in-apply mo na yung itong mga thought experiment na to sa mundo, sa buhay nating tao, gumulo na siya. Diba? Pero sa virtue ethics, nire-recognize niya yung magulong aspeto na yun ng morality. Diba? Kaya nga, necessary yung ma-develop yung pronesis, yung virtuous character. Okay. Siyempre, hindi naman masasagot doon kagad. Siyempre, tatanong, paano tayo magiging pronimus? Paano tayo magiging virtuous na tao? Diba? Yun yung tanong. Kasi ang goal natin, to be able to be a pronimus or be a virtuous person para ma-exercise natin yung tamang judgment sa mga bagay-bagay. Diba? Pero ang follow-up na tanong, paano tayo makakarating sa stage na yon? Okay. So, sagot dyan ni Aristotle, sabi niya nga kasi, wala namang taong pinanganak na virtuous. Okay? Wala namang pinanganak na mabuti na siya agad. Walang pinanganak na mapagbigay na agad. Walang pinanganak na mabait na kaagad. Walang pinanganak na matapang na kaagad. Di ba? Kundi, we grow into our virtues. Paano yon? Through practice. So, sabi niya, napakahalaga dito, napaka-crucial dito yung isang lipunan na kung saan nire-reward niya yung virtues tapos pinapunish niya yung vices. Di ba? So, doon tayo magsisimula. Yung
yung initial development natin into virtue is tutulungan tayo ng lipunan natin na kung saan i-reward tayo kapag tayo naging mabuti, pag gumawa tayo ng mabuti, at ipapunish naman tayo pag gumawa tayo ng masama. At para ma-imbibe natin itong virtuous life, yung pagiging virtuous natin, we need to practice, di ba? Kailangan natin siyang paulit-ulit na gawin. Okay? So kapag ako ay nagbigay sa isang taong nangailangan, hindi ibig sabihin kaagad noon na mapagbigay na tao na ako, na generous person ako, sabi ni Aristotle, kundi you have to practice it. And society has to reward you for it. Di ba? So pag nagbigay ka, society has to reward you. Sa paanong paraan? Halimbawa, yung mga kaibigan mo or yung mga parents mo, sabi sa'yo, wow, ang bait mo naman, napakapagbigay mo. Palakpakan ka nila, di ba? Pupuriin ka nila, papasalamatan ka nila. That's a form of reward. At the same time, ganun din sa vice, di ba? Yung sa mga masasamang ugali. Halimbawa, sumasagot ka sa magulang mo, bastos, di ba? So, society has to punish you for it para ma-imbibe mo na yun ay mali, na hindi mo yun dapat gawin. So, napakahalaga doon yung part na piniplay ng ating lipunan, ng ating close environment. Okay? So, yun first, practice. Okay? Practice, practice. If you want to be generous, you have to practice. If you want to be kind, you have to practice being kind. If you want to be just, you have to practice acts of justice. Diba? Pangalawa is the presence of moral exemplars. Okay? Mahalaga din yun. So, sabi niya, kailangan yung lipunan natin, merong mga tao doon na ine-exemplify nila yung virtues na gusto mong ma-adapt. Diba? So, makikita mo na dapat sa lipunan merong mapagbigay, merong mabait, diba? Merong courageous, matapang. Diba? So, pag merong mga ganito, yun yung susundan mo. Yun yung magiging gabay mo, yung mga moral exemplars na to. Okay? So, syempre, again, tinitingnan niya yung realidad ng moral development ng tao. At the same time, makikita rin natin dito na napaka subject pala yung pagiging virtuous or vicious, yung pagiging mabuti o masama ng isang tao, napakalaking nakadepende pala yon sa lipunan. So therefore, it is subject to moral luck. Diba? Ibig sabihin nun, malaking parte, kung yung isang tao ay mabuti, malaking parte doon yung kanyang lipunan. Kumbaga, hindi niya pwedeng akuin lang na yung pagiging mabuti niya ay dahil sa sarili niyang kalayaan, sa sarili niyang mga choices. Kundi yun ay idinulot sa kanya ng kanyang lipunan. At syempre, ganun din sa mga masasama. Diba? At the same time, kung yung isang tao ay masama, ibig sabihin nun, malaking factor din doon yung lipunan na nagpalaki sa kanya. Diba? Kasi nga, practice and moral exemplars. Diba? Kung yung society mo ay baliktad, pinapanis yung virtue, tapos nire-reward yung vice, edi sablay ngayon. Diba? Magiging masama ka. Pero yung pagiging masama mo doon, naging under the influence of luck or swerte or kamalasan. Diba? Okay. So, ano yung tatlong component ng virtue? First, intellectual component. Okay. So, para maging virtuous, sabi ni Aristotle, kailangan alam mo yung ginagawa mo. At kailangan alam mo na yung ginagawa mo is an act of virtue. Diba? Kung aksidente mo lang siyang nagawa, pero hindi mo alam na yun pala ay mabuti, it would not count as a virtue. Okay, halimbawa, example, kunyari si Juan, okay, kunyari si Juan, nangutang kay Pedro. Diba? 100. Sabi niya, Pedro, babayaran kita next week. Okay. O sabihin natin next month na lang. Ngayon, nawala sa isip ni Juan may utang sa kay Pedro. Tapos, nung next month, nangailangan si Pedro ng 100. Okay? So sabi ni Juan, oh, ito sakto may 100 ako, bigay ko sa'yo. Okay. So parang tanong doon, in-exercise ba ni Juan yung kanyang act of justice? Kasi, di ba, binayaran niya yung utang niya. Sasabi ni Aristotle doon, hindi. Di ba? It's not an act of justice. Bakit? Kasi hindi niya alam na yung ginagawa niya pala is a form of paying what Pedro owes to him. Di ba? So, kailan? Alam mo yung ginagawa mo at alam mo yung ginagawa mo ay mabuti. Yun yung intellectual component.
Ikalawa, emotional component. Ano emotional component? Ibig sabihin nito, dapat a virtuous person likes what he or she is doing. Dapat nakapantay, di ba? Nakapantay, pumapantay yung emosyon niya doon sa action. Ginugusto niya yung action na yun, di ba? So a truly generous person is someone who likes his or her generosity, di ba? Ibig sabihin nag-i-enjoy siya sa pagiging mapagbigay. So ganun din yung courageous person, nag-i-enjoy siya sa pagiging courageous, ganun din yung kind, di ba? Ganun din yung charitable person, di ba? A truly charitable person is someone who likes what he or she is doing. Okay? Yun. So kapag hindi, pag alam mo na yung ginagawa mo ay charitable at alam mo na nakakatulong ka sa ibang tao at tumulong ka, pero hesitant ka pa rin, sabi mo, bira naman itong pera na ito, pang ano ko pa ito eh, pangbili ko pa to ng parcel ko sa Lazada eh, di ba? So hindi nag-agree yung emotion doon sa intellectual at saka sa act itself, hindi ka pa rin truly virtuous kasi yung emotion mo hindi nag-agree sa iyong action. And finally is the motivational component. Okay? So ano ibig sabihin noon? Ibig sabihin a truly virtuous person has a stable disposition towards virtuous action. Ibig sabihin, stable na yung disposition niya na kapag humarap siya sa isang sitwasyon na nangangailangan ng ganitong virtue, maaasahan mo na gagawin niya yung virtue na yun. Diba? So, alimbawa, pag yung isang tao, kilala mo siya na courageous. Okay? Kilala mo siya na courageous. Kapag dumating siya sa sitwasyon na kung saan nangangailangan ng exercise of courage, you can count on this guy na siya magiging courageous. Diba? Nandun yung kanyang stable disposition to be courageous. Diba? Diba? May mga ganong tao, diba? May makilala tayo na they are truthful, di ba? Yung maaasahan mo sila pagdating sa pag-commit sa katotohanan. So yung mga tao na to, kahit na halimbawa sila ay pinipressure na hindi magsabi ng totoo, or kunyari pinapahiya sila dahil mukhang magsasabi sila ng totoo, when this person has the motivational component of virtue, meron siyang stable disposition na pag dumating sa point na kailangan niya magsabi ng totoo at nararapat siya magsabi ng totoo, sasabihin niya yung totoo. Yun yung motivational component. Okay. So, titingnan natin. Ito yung table, konting table na ginawa ng mga scholars ni Aristotle para mas mapadali, no? Sa pinakababa, yung evil person. So, evil person, wala siya ng lahat ng tatlo. Okay? Wala siya yung intellectual component. Diba? Hindi niya alam yung mabuti. Hindi niya alam kung bakit kailangan niya maging mabuti. Wala yung right emotion. Ibig sabihin, wala siyang desire maging mabuti. At syempre, hindi niya ginagawa yung mabuti. Wala siyang stable disposition. Sa susunod na level, yung incontinent or akratic. Okay? So, ano yung akratic? Yung akratic, alam niya yung mabuti. Alam niya kung bakit dapat siyang maging mabuti. Kaya lang, may hesitancy pa rin. Hindi nag-agree yung kanyang emotion. At hindi niya pa na-develop yung stable disposition para maging mabuti. Okay? So may weakness of will pa rin siya. Ayun. Patas ng pataas. Ngayon sa isunod naman, continent, yung continent, alam niya yung mabuti, yung virtuous. Alam niya kung bakit dapat maging virtuous. Mayroon siyang stable disposition to be virtuous. Ang problema lang hindi pa sapat na umaayon yung emosyon niya sa pagiging virtuous. Okay? Ibig sabihin, meron pa rin siyang pag-aalinlangan. Okay? Continent pa rin yun. Okay? So yun, yung example natin kanina, yung charity as a virtue, di ba? May mga ganun na alam nila yung mabuti, ginagawa nila, pero sa loob nila, meron pa rin emotional hesitancy. Hindi pa rin nag-agree yung emosyon nila. Hindi pa rin nila talagang nagugustuhan kanilang ginagawa. Alam nila na mabuti, alam nila na nakakatulong, ginagawa nila, pero hindi pa rin umaayon yung emosyon nila sa bagay na yun. Pero siyempre, yung pinang mataas, okay, is the virtuous person, yung phronimus, di ba?
Kasi yung tatlong yon nag-align. Alam niya yung buti, alam niya kung bakit dapat maging mabuti. Nag-agree yung emosyon niya, gusto niya maging mabuti. Diba? Natutuwa siya kapag gumagawa siya ng kabutihan, ng virtue. And he or she has the disposition to do the good thing, the virtuous thing. Okay. Ngayon, just as a side note, no? Pwede natin i-translate yung virtue as magandang pag-ugali. Okay? Kaya lang, makikita natin dito sa table na kung ano yung kulang doon sa translation ng magandang pag-uugali. Kasi ang tinutukoy lang sa magandang pag-uugali is the behavioral aspect, 'di ba? Yung nakikita mo. So, pag sabi mong magandang pag-uugali, yung nakikita mo lang, halimbawa, yung generous person, nakikita mo siyang mapagbigay. Pero nakita nga natin sa discussion natin na yung isang virtuous person, pag sinabi mo generous siya, yung generosity na yun, hindi mo lang nakikita outward, hindi mo lang siya nakikita behaviorally na nagbibigay siya, di ba? Kundi may inward aspect yun. Alam niya na siya ay nagbibigay, alam niya kung bakit dapat siyang magbigay, at nagugustuhan niya yung pagbibigay. Di ba? Yun yung truly generous person. Okay? Kaya medyo mas malalim at mas malapit yung translation na mabuting tao. Di ba? Pag sinabi mong mabuting tao, di ba? Mabuting tao siya. Itong tao na ito, mabuting tao yan, di ba? Kasi nakapalo doon yung tinatawag ng mabuting kalooban, di ba? Pag yung isang tao ay mabuting tao, sinasabi natin meron siyang mabuting kalooban. So yung mabuting kalooban doon, tumutukoy yun sa karakter, yung inward aspect of virtue. Okay. Okay, so dito na tayo sa last part. Dito na tayo sa last part, sa objection na tayo. Ano ba yung mga objection to virtue ethics? Nakuha na natin, di ba? Nakuha na natin, ano ba yung purpose of human life? Ano ba yung eudaimonia? Paano ma-achieve yung eudaimonia through the exercise of rationality? At the best way to exercise rationality is by virtue, di ba? Because a good human life is social, is always social, always involves other people. Ba? So nakita natin yung labeling tsaka yung mga components of virtue. So ano yung mga objections? First objection: the problem of the happy immoralist. Okay? Siyempre, di ba? Kasi sabi ni Aristotle, eudaimonia is achieved through the virtues, or happiness or human fulfillment is achieved through the virtues. So siyempre, ang magiging implication nun is that yung isang taong immoral, yung isang taong masamang tao, hindi siya talagang masaya. Hindi niya talaga na-achieve yung human fulfillment. Diba? Pero ang problema, parang mayroon tayong nakikita sa lipunan na mga taong generally ay considered na masama or corrupt, diba? Or vicious, diba? They have some vices, pero mukha naman silang masaya. Diba? Siyempre, ang mga pinakakumarapit natin example dyan ay yung mga some public officials, di ba? Some who are even parang they are nadadawit sila sa mga corruption, sa mga political scandals, di ba? Pero kung titignan mo, yung iba sa kanila, parang wala lang, masaya pa rin, masaya pa rin sa buhay nila, di ba? So ang tanong doon, ibig sabihin ba nito, kung nakikita natin masaya sila, ibig sabihin ba mali si Aristotle, o pwede natin sabihin na sa totoo lang hindi pa rin sila masaya? Hindi pa rin sila fulfilled. Okay. So yun na yun. Paano natin mai-explain itong mga immoralist na mukhang masaya sa buhay nila? Di ba? Kasi ang implication ng virtue ethics, hindi ka pwedeng maging masaya kung masama kang tao. Okay. Hindi mo pinapractice yung mga virtues. So ang sagot dyan ng ilang mga scholars ni Aristotle, sabi nila, kailangan natin tingnan yung nature of eudaimonia. Di ba? Kasi na-associate natin yung happiness dyan, nakalagay contentment with one's life or fulfillment in your goals, di ba? Pero sabi ng mga scholars ni Aristotle, or yung pwedeng isang reading kay Aristotle, is happiness or eudaimonia has a social and holistic aspect. Hindi mo siya pwedeng tignan sa sarili mo lang, kung ano lang yung magpapasaya sa'yo, kundi kailangan mo rin siyang tignan sa aspeto ng ibang tao, di ba? Sabi ni Aristotle, napakahalaga yung honor and good reputation ng isang tao.
At part ng pagiging masaya, part ng magiging pagiging fulfilled mo bilang tao is that you have a good reputation and you have an honor in society. Diba? Ibig sabihin, tinitingala ka ng tao. Wala ka, hindi ka dawit sa mga skandal, kilala ka nila bilang isang virtuous at mabuting tao. Diba? Kasi babalik na tayo doon. A good human life is social. Ibig sabihin, napakalaga yung pananaw sa iyo ng ibang tao. So, ang implication nun, kung kilala kang corrupt, di ba? Kung kilala kang magnanakaw, kung kilala kang marami kang masasamang pag-uugali, kahit mukha kang masaya sa panlabas, sabi na Aristotle, in the end, inwardly, you judge yourself, hindi ka pa rin talaga masaya. Diba? Kasi yung tingin sa iyo ng ibang tao, masama ang tao. Ayun. Kaya lang, ito, naisip ko lang rin, medyo problematic pa rin yung sagot na yun. Kasi mayroong mga tao na kaya nilang magtago. Diba? Kaya nilang magtago na sa panlabas, kilala sila bilang mabuti, mapagbigay, mabait. Kumbaga, outwardly, ang tingin sa kanila ng tao, virtuous sila. Pero later on, madidiscovery pala natin na hindi pala sila virtuous. Diba? Or after their death, nadidiscovery na meron para silang mga ganitong iskandal. Diba? So, yon. Kaya itong problem of the happy moralist, medyo kailangan pa rin siyang bigyan ng mas malalim na kasagutan. Pero yun yung initial na sagot. Okay. Pangalawang objection, egoism objection. Okay? Ano ba yung egoism? Nakalagay dyan. It is the view that the right thing to do is one that benefits the self even at the expense of others. Diba? Egoism. So, egoism is a selfish view. Okay? May makasarili. At syempre, sa lipunan natin, selfishness is generally looked down upon. Ibig sabihin, hindi maganda ang tingin natin sa mga taong selfish. Diba? So, therefore, kung ang virtue ethics promotes selfishness, it cannot be right. Diba? Eh, paano nga naman nagkaroon ng idea that virtue ethics is selfish? Kasi halimbawa titingnan natin sa components of virtue, 'di ba? Ang focus lagi sa sarili. Ha? Intellectual component, ang focus dun sa sarili mo. Do I know the right reason? Have I discovered the right reason? Am I doing this really? Do I know that what I'm doing is a virtue? 'Di ba? Tapos pagdating sa emotional component, ang tanong mo, are my emotions in line with my actions? Laging sarili, di ba? Tapos yung motivational component, do I have the stable disposition? So ang tinitingnan lagi yung interest ng sarili, di ba? Tapos ang ending, titingnan mo pa rin yung iyong sariling eudaimonia. So sabi ng mga critics, egoistic ang virtue ethics. Okay. Anong sagot dito ni Aristotle at ng mga defenders of virtue ethics? Sabi nila, this objection is a misunderstanding. Bakit daw? Bakit misunderstanding? Kasi, what makes egoism problematic is not that it focuses on the self. It looks after the self. What makes it problematic is that you do something at the expense of others. Ganun ang egoist. Gumagawa siya ng bagay na para sa sarili niya even at the expense of others. Diba? Yun yung pagsasabi natin makasarili. Pero sabi ng mga defenders ng virtue ethics, lahat naman talaga tayong tao, iisipin natin yung sarili nating kapakanan. Diba? We will always prioritize our own happiness. Okay? Kasi sarili natin, tayo yun eh. Diba? Kahit nga sa aeroplano, diba? Kapag bago ka sasagip ng isang bata, yung anak mo halimbawa, kailangan mo munang unahin yung sarili mo sagipin, 'di ba? Kasi kung naghihingalo ka na, paano mo masasagip yung kasama mong bata, 'di ba? So, naturally, we will always look after our own self-interest. Ngayon, that is not what's problematic. Ha? Sabi nga ng isang virtue ethicist, si Liesel Van Ziel, one's own happiness or eudaimonia is not the kind of good that one can achieve at the expense of others. So, hindi siya pwedeng maging egoist. Ang virtue ethics hindi pwedeng maging egoist, di ba? Kasi,
Nasabi ko kanina, ang goals ng virtue, what makes something a virtue is that it always trickles down with benefits to other people. That's what makes it virtuous. Di ba? So, laging merong napapalang mabuti yung ibang tao sa pagiging virtuous ng isa. So, hindi siya egoistic. Di ba? So, halimbawa, yung generous na tao, sasabihin, egoist kasi yung emosyon mo, inisip mo, hindi. Kasi ang totoong generous person, yung self-interest na tinitignan niya doon is yung isang yung pagiging mabuti niya, yung pagiging mapagbigay niya. Pero yung action niya being generous, lagi merong nagbe-benefit na ibang tao. So hindi siya egoistic. 'Di ba? So walang problema doon, 'di ba? Kasi lahat naman tayo gusto naman nating maging masaya, lahat tayo gusto nating maging fulfilled, eh, 'di ba? Individually and humanly. Okay? So para mas makita natin yung strength dito sa argument na to, tingnan natin yung dalawang mundo. Halimbawa, may world of virtue tsaka world of continence. Okay? So sa isang banda, yung world of virtue, yung mga tao dito magawa ng mabuti, masaya sila sa kanilang pagiging mabuti, nag-enjoy sila at alam nila na mabuti yon. So, complete yung component. Tapos sa kabilang banda, outwardly, it's the same thing. Yung dito, mga tao, nagpa-practice din ng virtues, may courageous actions, generous acts. Kaibahan lang, sa world of virtue, nag-i-enjoy yung mga tao. Sa world of continence, hindi nila in-enjoy yung ginagawa nila. Okay? Kasi nga, sasabi ng critic, di ba? Sabi niya, eh kasi, yung virtue ethics, pinopromote niya yung ginagawa mo lang isang bagay kasi magiging masaya ka dun, di ba? Yung emotional component. Pero kung titignan natin dito sa dalawa, world of continence, alin ang better world? Yung tanong, alin ang better world? So malamang sa malamang, ang sasagutin ng lahat, world of virtue. Di ba? Tingnan nyo ha, outwardly it's the same world. Diba? It's the same acts of generosity, acts of courage, acts of justice. Kaibahan lang yung world of virtue, they enjoy performing the virtues. So world of continence, they don't enjoy. They may be indifferent. Diba? Hindi sa galit sila, hindi sa ayaw nila, kundi they are just indifferent. Walang emotional attachment sa paggawa nila ng mabuti. So anong better world? Siyempre, malamang sa malamang world of virtue. Because of the fact that in the world of virtue, people are enjoying themselves. Diba? So may interest pa rin yung sarili doon. Pero kung titignan natin, hindi siya egoistic. Diba? Kasi kahit nga yung mga critics siguro, ang pipiliin nalang dito yung world of virtue. By virtue of the fact that people enjoy what they are doing. Diba? Yung enjoyment na yun is a benefit to themselves. Okay? Okay, pangatlo, the charge of moral relativism. Okay? So, ang critic, sasabihin niya, problema sa virtue ethics, what counts as a virtue is relative to the culture, relative to society, relative to time. Diba? Halimbawa, nung panahon ni Aristotle, ang humility is considered a vice. Pero nung panahon ng Christianity, sa Christian perspective, humility is a virtue. Di ba? Sa panahon ng ancient Sparta, physical aggressiveness is considered a virtue. Di ba? It is something that you are, it is something by virtue of which you are able to live well in your society. Di ba? Kasi nakakapag-survive ka kapag physically aggressive ka. Ganun ang mga sa ancient Sparta. Pero siyempre, sa panahon natin ngayon, sa corporate world natin ngayon, hindi nag-a-apply yung physical aggressiveness. It's a vice. Di ba? Pwede kang makasuhan kung physically aggressive ka. Kung may kaaway ka, sinuntok mo ka agad. Di ba? Delikado yun. It's a vice. Okay? It's a vice of excess. Ngayon, kung ganun pala, hindi ang problema, relativistic. What counts as a virtue for one culture may be a vice for another. So, ang tanong doon, bakit? Paano yun? Paano yun masasagot? Diba? Nakita natin sa discussion natin ng moral conventionalism na mayroong mga certain objections to
moral conventionalism, sa relativism, di ba? May mga inconsistency siya, di ba? So, paano yung sasagutin ng defender ng virtue ethics? So, sabi nila, virtue ethics is dependent on tradition. Yan. Define as the collective wisdom of a people handed down through upbringing and education in a given community. So, ang virtue ethics, nakadepende siya sa tradisyon ng komunidad. Diba? Nakita natin kanina, paano madidevelop yung virtue? Practice and moral exemplars. Siyempre, sinong nagdidetermine ng moral exemplars? Diba? Yung lipunan din. Diba? So, therefore, kung ano yung napoposes niya na something as desirable or admirable for the community, yun yung magiging virtue. Okay? Kaya lang, at yung sabi dito ng mga defenders ng virtue ethics, wala tayong ibang pwedeng maging basihan kundi yung community natin. Diba? Yun lang yung pwedeng mag-determine of what is right or what is wrong, what is virtuous or what is vicious. Diba? Kasi nakita natin sa unang part, virtue ethics does not rely on metaphysical entities. Diba? Hindi siya nagre-rely sa mga objective moral principles. Nagre-rely lang siya sa character traits. Diba? Kaya lang, ang problema naman, what counts as a good character traits, i.e. virtues, are dependent on the community. Same with vice. Diba? So, yun nga, mabalik tayo doon. Paano masasagot yung problem with relativism? So, sabi ng isang defender ni Aristotle, si Stan Van Hoft, diba? Sabi niya, character as shaped by community or tradition can motivate sa critique because of its inherent creativity and sensitivity to value. Okay? Sinasagot niya kasi dito yung social reformer objection. In-anticipate niyo yun, eh, di ba? Kasi sabi, paano ma-explain ng virtue ethics kung merong isang taong sumalungat doon sa sinasabi ng lipunan niya? Di ba? Paano niyo ma-explain? Sabi ni Stan Van Hoft, meron kasing creativity na namumutawi sa mga individual. Kaya lang inconsistent pa rin 'to eh, kasi kung yung creativity na 'to is deemed to be a good thing, ano naging standard doon ni Van Hoft other than what is said by his or her society, 'di ba? Unless meron siyang ibang standard. Diba? Kasi kung ang ultimately ko ang nagdi-determine ng virtuous and vicious ay yung lipunan, pero sasabihin niya na pwede namang magkaroon ng mga social reformer as long as they are creative and sensitive to value. Ang tanong, paano niya na-judge na yung act na yon is the good one or the virtuous one? Kung ang tanging basehan niya itong standard lang ng society na meron siya. So therefore, pag sinabi niyang pwede kang sumalungat sa sinasabi ng lipunan mo, gumagamit na siya ng separate standard other than what his society is telling him. Diba? So, lumabas na siya ngayon sa moral conventionalism. Okay? So, medyo, ano yun, medyo madugong i-digest, no? So, kung medyo naguguluhan kayo o hindi nyo na-digest na mabuti, balik-balikan nyo lang yung video na to, i-replay-replay nyo lang, at basahin nyo ng paunti-unti, namnamin nyo yung sinasabi ng nasa handout. Okay? Kaya nga, in the end, yung sagot na yun ni Van Hoek, hindi pa rin siya satisfactory. Okay? Hindi siya adequate response to the problem of moral relativism. So, yung ibang mga virtue ethicists, ang naging sagot nila dito, tinatawag na Tokoki response. Yung U2 response. Diba? So, sinasabi lang nito, hindi lang naman kami yung may problema sa relativism. Eh. Oh, relativistic kami. Pero hindi lang naman kami yung pwedeng, hindi lang kami yung may problem with relativism. Kundi yung utilitarianism, kailangan din nilang harapin yung problem of relativism. Yung deontology, kailangan din nilang harapin yung problem of relativism. Ibig sabihin, lahat ng schools of thought in ethics, kailangan harapin yung problem ng relativism. Diba? So, yung utilitarianism, yung problematic doon, paano niya harapin yung mga ibang konsepto ng happiness? Iba-iba yung konsepto ng happiness, relative. Sa deontology naman, iba't iba yung interpretation ng categorical imperative. Iba-iba yung application ng categorical imperative. So, paano yung sasagutin ng deontologist? Kumbaga, sinasabi dito ng virtue ethicist,
Lahat tayo, hindi lang kaming virtue ethics ang kailangan harapin ng relativism. Lahat tayo, sama-sama tayo sa problema na to. Diba? Ayun. Pero siyempre, hindi yun naging sagot sa moral relativism. Kumbaga, kumbaga sinabi niya lang yung problema natin, mas malawak yung application, hindi lang nag-a-apply sa virtue ethics. Pero in the end, hindi niya pa rin nasagot yung problema. Diba? Kaya ang inilagay ko dyan sa handout, sabi ko, ito ay isang problem na kailangan pa rin bigyan ng matibay na solusyon ng kung sino mang defender ng virtue ethics. Okay. Okay. So, ikatlong problema ay yung saglit. Hindi ko pala nalagay dito. Anyway, yung pang-apat na problem is the so-called situationist challenge to virtue ethics. Okay? Situationist challenge. Ano sinasabi nito? Sa social psychology, yung situationism is the view that it is situation that dictates how certain people will act. Okay? Hindi yung inner state ng tao yung nagdi-dictate sa gagawin niya, kundi it's the situation itself. So, ang gustong sabihin dito ng situationist challenge, walang ebidensyang nagpapakita na merong character traits na nag-exist. Diba? Kasi ang character traits are stable dispositions. Diba? So, virtues are stable dispositions towards living well. Diba? Pero ang sinasabi ng situationism, walang ebidensyang magpapakita na yung mga tao ay mayroong stable disposition na pwede mong maasahan sa mga sitwasyon. Kundi, pag nilagay mo siya lang sa certain situation, you can expect certain action. So, it's not the inner state, it's the situation itself that dictates how a person will behave. Okay? So, walang ebidensyang magpapakita may character ang tao. So, siyempre, problematic ito. Ito yung pinakakilalang objection to virtue ethics kasi ang kine-question mismo ng situationist challenge is the existence of character itself. Iyon ang pinakapuso ng virtue ethics. Eh, diba? Pinakapuso ng virtue ethics, virtues are character traits. Diba? Ang pinakapuso ng virtue ethics are virtues and virtues are character traits. So, therefore, If there is no character, if characters don't exist, therefore there will be no virtue ethics. There will be no virtues. 'Di ba? So, syempre meron yung mga example, okay? Yung isa sa mga pinakakilalang example na ginagamit sa situationism is yung bystander effect. Okay? The bystander effect. So, ano sinasabi ng bystander effect sa psychology? Sinasabi nito na yung isang tao daw is unlikely to help someone in need when he knows that there are other people around. Yun yung bystander effect. Ibig sabihin, yung isang tao, pag nakakita siya ng tao na nangailangan, tutulungan niya. Malaki yung chance na tutulungan niya yon kung mag-isa lang siya doon sa vicinity. Pero pag dumadami yung bystanders na nandun at nakakita sa tao na nangailangan, lumiliit din yung chance na tutulong siya sa tao na yon. So, ano ngayon na nagdikta sa behavior niya? It's the situation. Diba? It's the outside environment. Yun yung bystander effect. So, yung pinakakilalang case of the bystander effect ay yung case ni Kitty Genovese. Yung makikita nyo niya sa screen. Kaya yung ginawa yun siya ng iba't ibang mga nobela, ng mga kwento, mga biographies. You know? The murder, the bystanders, the crime that changed America. Okay. Si Kitty Genovese is a 28-year-old woman, no? So gumising siya na ng maaga. Okay? Tapos mayroong isang stranger na gusto siyang holdapin. So pinagsasaksak siya in 3 separate incidents hanggang sa siya ay mamatay. So sigaw siya ng sigaw, sinasaksak siya, tulong, 'di ba? Sinasaksak siya hanggang sa siya ay mamatay. 'Di ba? So, it's a horrible crime. Pero kung titignan natin yung kwento niya, di ba? Parang napaka-typical. Kung manunod ka sa news, napaka-typical niyan, di ba? Mayroon pang mas mga morbid na pangyayari kaysa dyan. Pero what makes this a tragic event is that 33 eyewitnesses
have seen what happened to Kitty Genovese. Nakita nila yung nangyari, narinig nila yung sigaw ni Kitty Genovese, pero during the event of the crime, walang ginawa yung mga eyewitnesses na to. Okay? Hindi man lang nila tinakot yung kriminal, hindi nila sinigawan, hindi nila tinakot, hindi nila sinindak, hindi sila tumawag ng pulis, hindi sila humingi ng tulong, wala silang ginawa. Diba? So, yun yung tragic doon. Nobody went in to help. Okay? Diba? Nakakalungkot, diba? Siyempre, tayo, siguro, tayo, isipin natin, ay, malamang kung nandun ako sa sitwasyon na yun, siyempre, tatawag agad ako ng police o kaya sisindakin ko agad yung kriminal. Diba? Yun, nasa isip natin. Pero sinasabi ng mga psychologists, no. If you are in the same situation, you are likely also to do or to fail to do what the bystanders did, which is nothing. Diba? Bakit? Kasi yung bystander effect nandun. Kasi ang isipin ng mga witnesses, ay, siguro naman yung kapitbahay ko, tumawag na yun ng pulis. Ay, meron namang nakakakita na iba, sila na lang yung tumulong. Yun yung bystander effect. So, the more people are seeing, the less likely people will help. Diba? So, saan ang karakter doon? Wala, diba? Ang nagdikta doon is the situation. Diba? So, meron pa yung mga ibang example. Halimbawa, yung famous Milgram prison experiment. Okay? Hindi ko na ito nilagay sa handout kasi medyo madugo pa, tatagal pa, tsaka hanapan ko pa ng mga references. Pero ito ay napakakilalang experiment. Ginawan to ng movie, yung The Experiment, tsaka yung Stanford Prison Experiment. Dalawa ng movie ginawa dito sa pangyayaring ito. No? So sa Stanford, si Milgram, ginawa niya, nag-invite siya ng mga estudyante. No? Tapos, pinapili nila yung mga estudyante na yon. Sabi niya, pili ka, role of the police or role of the prisoner. Okay? So, arbitrary lang. Gusto mo maging police, gusto mo maging prisoner. Okay? So, nagkaroon ng dalawang grupo. Prisoner and police. Tapos, nagbigay siya ng mga certain rules. So, halimbawa, pag nag-violate yung prisoner ng ganito, kayong bahala kung anong punishment yung gusto nyong ibigay. No? So, bakit siya naging sikat, kilala at naging infamous na experiment is parang dumating sa point na kung saan yung mga policemen, maliliit lang na violation ng mga prisoner, binubugbog nila, diba? Pinapahirapan nila, at yun, nag-away-away, nagkagulo doon sa experiment na yun. Diba? Ngayon, isipin nyo, yung mga na-assign ba doon sa role ng pagiging police, yung karakter ba nila masasamang tao talaga sila? Yung karakter ba nila ay sila yung mga agresibong tao? Sila yung mga walang awang tao? Diba? Hindi. Kasi yun ay mga random students. Okay? At yung mga prisoner ba, sila ba talaga ay naturally compliant? Diba? Sila ba talaga ay naturally hindi masunurin? O sila ba talaga ay ganito? Diba? Obedient? Hindi rin. Ngayon, pag pinagpalit mo yung side na yun, yung prisoner gawin mong police, yung police gawin mong prisoner, would it result to the same thing? Sasabihin ng mga psychologists, yes. So, bakit sila naging ganon? Bakit yung policemen were able to act aggressively? Diba? Bakit nila ganon? Bakit nila pinagpapanis itong mga prisoner na to? Bakit? Kasi yung dinidikta ng sitwasyon doon is you have the role of the police. Your role here is to be a policeman. So, lumabas do wala saan yung character doon ng forgiveness? Saan yung character doon ng charity? Saan yung character doon ng kindness? Nawala, di ba? Ang tanging nagdikta sa action nila is their particular roles. Yung role nito ay police, yung role nito ay prisoner. Pag sinwitch mo sila, same thing will happen. Diba? So sabi ng mga psychologists, kung matitignan natin, saan ang karakter doon? Saan doon yung stable disposition na sinasabi mo, virtue ethics? Parang wala, diba? So yun. Yun yung mga challenge na kinaharap ng virtue ethics in terms of the situationist challenge. Diba? Walang ebidensya of character, of stable disposition towards doing the good. Okay. So paano ito sinagot ng mga virtue ethicists? Paano ito sinagot?
Unang sagot, yung tinatawag na rarity response. Okay? So, yung rarity response, ina-acknowledge niya yung results ng social psychology. Sabi niya na, okay, oo nga, masasabi natin talaga na yung mga eyewitnesses doon sa crime kay Katie Genovese, malamang walang virtuous na tao sa kanila. Walang courageous na tao sa kanila. Malamang walang kind na tao sa kanila. Di ba? Pero hindi ibig sabihin nun, that's not proof or that's not evidence that virtues do not exist. But rather, it actually testifies to the truth that virtues are very rare. Di ba? Because virtues are excellent character traits, therefore, the virtues must be rare. Ibig sabihin, hindi ka makakatagpo ng virtuous na person na kung saan-saan lang. Di ba? Hindi ganun kadaling makakita ng virtuous or mabuting tao. Okay? So, hindi ganun kadaling makakita ng talagang truly generous person. Okay? Napaka-rare. Okay? Ng kind or courageous person. Di ba? So, sinasabi ng rarity response, merong mga virtuous na tao, merong mga moral exemplars, pero mahirap silang matagpuan. Kasi nga, kung titignan mo yung proseso, di ba? Yung proseso ng papunta sa virtue, ang daming requirement. Ba? Practice, yung society mo, kailangan nire-reward yung virtue mo, kailangan meron kang moral exemplars na tinitignan, may intellectual, emotional, and motivational component, di ba? Ang dami. Bago mo ma-achieve yung life of virtue. Di ba? So, yung isa sa mga implication nitong rarity response is, sinasabi nila, no, therefore, kung gusto nating talagang ma-achieve yung life of virtue, kailangan nating i-design yung ating environment na kung saan mas gagawa tayo ng mabuti at mas makakaiwas tayo sa masama. Diba? Kumbaga, i-consider natin yung result ng social psychology para mas mapadali yung pag-achieve natin ng virtue. Okay? So, yung tinatawag dyan ni Christian Miller, may tinatawag siyang pre-commitment strategy. Diba? So, halimbawa, the virtue of faithfulness. Okay? Virtue of faithfulness. So, dahil aware ka na ngayon sa result ng social psychology, halimbawa, kilala mo na yung sarili mo, na kapag nakita ng maganda, sexy, tapos nakikipag-flirt sa'yo, tapos may asawa ka, at gusto mong ma-achieve yung virtue of faithfulness, paano yung pre-commitment strategy doon? Gagawin mo doon, mag-come up ka ng strategy na kung saan iiwasan mo yung mga sitwasyon na kung saan makakakita ka ng mga ganitong temptasyon. Okay? So, halimbawa, mayroong kang kulig na maganda, sexy, mukhang crush ka, pero may asawa ka na. Diba? Pero kulig mo siya. Tapos, in-invite ka niya, night out kayo. Ngayon, paano magagamit yung pre-commitment strategy? Dahil alam mo na you may be tempted into infidelity kapag sumama ka sa kanya ng mag-isa. Paano mo may maiwasan? So, ang gawin mo, mag-invite ka. O, invite mo si another colleague. Sama kayo. O kaya, invite mo mismo si Mrs. or si Mr. Di ba? Para mas nandun yung commitment mo into faithfulness. Di ba? Ibig sabihin, dinideside mo yung sitwasyon na kung saan nalalayo ka sa tukso at nalalapit ka sa kabutihan. Di ba? So, yun yung mga example. So, halimbawa, virtue of industriousness, pagiging masipag. Kung alam mo na, kung kilala mo yung sarili mo, alam mo yung mga bagay na nagdudulot sa'yo ng katamaran. So, halimbawa, kapag may internet, yun yung nagdadala sa'yo sa katamaran. Kasi nakakapag-ML ka, nakakapag-internet ka, nakakapag-Facebook ka, Twitter, YouTube. Diba? So kapag nabaon ka na sa social media, tatamarin ka na. So paano mo gagamitin doon yung pre-commitment strategy? Diba? Mag-strategize nga ngayon. Lagyan mo lang ng oras. Okay, ito lang yung oras ko na ako mag-internet. Pag ganitong oras, kailangan trabaho ako. So ngayon, kinukommit mo yung sarili mo into a life of industriousness. Diba? Dinideside mo yung sitwasyon, yung buhay mo na kung saan mas nakakaiwas ka sa hindi magandang pag-uugali at mas napupunta ka dun sa magandang pag-uugali. Diba? So, kumbaga, ina-acknowledge mo yung reality of social psychology. Yun. Okay. So, ayun. So, ang pinakamalaga, yung
tingnan natin yung pinakamagandang insight dito ng virtue ethics, no? Yung isa sa mga pinakamagandang insight ng virtue ethics, that without virtues, you would not, human beings would not be fulfilled, 'di ba? Napakaganda ng insight na 'yon. Ibig sabihin, kumbaga tinamaan niya yung tanong kung bakit kailangan mong magpakabuti. 'Di ba? Natatanong niya, why should I be good? Why should I be a good person? May malinaw sagot na doon yung virtue ethics, 'di ba? Sagot ng virtue ethics is because this is the only way for you to be fulfilled. If you are a good person, that is the only way for you to be fulfilled. And if you are a bad person, you will not be a fulfilled human being. Diba? So, kaya nga, totality of one's life ang tinitignan ni Aristotle. Okay? That is the beauty of virtue ethics. Okay? So, that's all for now. I hope may napala kayo dito sa ating pag-discussion. So, see you in the next one, and I hope you learn something. Bye.